natin upang kanyang siya si Congressman Marco Juan Cupo ng Pangasinan dito po sa ilang pang mga puntos tungkol po sa batas na ito na ating pong ipapaliwanag sa inyo para ho mas maintindihan ninyo bayan itong Republic Act number 9513 na ito, ha? Opo, maliban po dito sa ating panayam, aking babalikan po ilang provision nito para ho natin tumaihambing naman sa ilang po ding batas na ginawa po ng Kongreso kagaya po ng Philippine Mining Act. Makinig kayo mabuti bayan. Oo, nako, sigurado ho. Magiging, ano kayo? Magiging... Hey, high blood. O, sige po. Si Congressman Marco Juanco. Congressman, good morning po. Good morning. Hello, good morning. Good morning, Ted. Apo. Pasensya na kahapon. Nagmamadali ako dahil alam po 2 minutes na lang yung programa. And I was trying to call you for almost an hour. Talaga po, you listen pala to us. Thank you, sir, ha. Salamat po. Nabalitaan ko na itong topic ang pag-uusapan nyo. So, na-interest talaga ako. Okay. So, Congressman, binabanggit nyo po kahapon na mali ang interpretasyon ng ERC sa punto po ng paniningil dito pong fit all, ano, o feed-in tariff allowance, at ang sinasabi nga ho dito, hindi matukoy kung gaano pa kahaba, ilang taon natin babayaran to. Can you educate us, po, Congressman? Ano ho ba, nung ito ho'y pinag-aaralan sa Kongreso, ano ho ba ang inyong debate dito at deliberasyon? Dagdagan ng mga cost na hindi nako-consider. Katulad nitong itong ano nila, incentive na priority dispatch. Actually, dito lang sa priority dispatch, baka mas malaki na ang halaga, ang premium na babayaran ng tao na hindi naman visible, hidden cost, na baka mas malaki pa sa fit. Go ahead, sir. Go ahead, sir. We're listening. Apo. Yes, so... Another thing is ang duration, ano, 20 years, halos sa buong life na yan ng project. So, hindi siya pang-suporta para makatayo lang, kung hindi permanent support na yan. Ibig sabihin, tayo, mga Pilipino, ay magsasubsidize ng isang paluging teknolohiya. Yung argument ko, pabayaan natin ang mga mayayaman na bansa na i-perfect nila ang technology para maging economically viable. At pagka ganun na, saka tayo pumasok. Bakit ganito ang pasok natin na palugi ang mga finifinance natin? Secondly, dapat kung ang taong mag-raise ng kapital, dapat pag-aari ng taong bayan yan. Ngayon, kung ako naman magre-recommenda kay Juan de la Cruz, hindi ko i-re-recommenda na bumili siya ng planta na palugi at na technology. Kung ganitong kapital available, magtayo na lang siya ng conventional power source. Sigurado na, mura pa. Congressman, ang hindi ko gaano maintindihan ay kung meron pong gusto mag-invest sa planta ng kuryente na gagamit nga nito, either hangin o tubig o geothermal, at ilang paong mga, kung tawagin nga ay renewable energy source, mamumuhunan siya, bakit ilang porsyento yung kanyang puhunan at ilang porsyento ang aakuin ng bayan, at bakit po ganun ang sistema? Hindi ba dapat kapag investor ka, kaya ka nga negosyante, dapat sa'yo yan. Solo mga pera yan, tapos mag-produce ka, bibilhin namin, malugi ka, negosyo nga yan eh. Yes, ang intindi ko nga sa investor, Ted, ano? Kaya siya may karapatang kumita ay dahil susugal siya. Mm-hmm. So, dito ang mangyayari, wala nang sugal to eh, kasi ginagarantiyan na ng gobyerno ang kita niya. So, pupunta na lang siya sa banko, sasabihin niya, ito, ginagarantiya ko ni Juan de la Cruz for 20 years, o bigyan niyo yung pera sa akin, itatayo ko ito, yung upfront na yung kita niya, halos garantisado na. So, itong pangangailangan ng FIT ay siya mismong nagpapatunay
sources ng energy na ito ay mas mahal sa conventional sources. So bakit ba natin kailangan pasukan ito sa ngayon? Ang Spain nga na bangkarote dahil dyan. Mahigit 100 billion euro ang utang ng Spanish government sa mga electric utility sa Spain dahil nga dyan sa solar and wind na yan. Naging contribution yan dun sa pagbagsak ng ekonomiya nila. And then yung mga utilities may utang naman sa banko dahil di nabayaran ng gobyerno. So mag-snowball yung financial crisis nila dyan, ano? And Spain is a desert-like country. Hindi katulad natin na 6 months ng taon, may typhoon tayo, may ulan, so nakokover ng clouds, ano? At saka ang Spain, may buong Europa mag-grid na pwedeng sandalan. Tayo wala. Ang sinasandalan na lang natin, yung halos kapos na natin na conventional grid. So bibigyan pa natin ng additional na load yan. Eh, lalong magiging unstable yan. Apo, Congressman, baka naman po sabihin ng nakikinig sa atin na kasi meron kayong sariling interest dito ho naman sa nuclear energy. Kasi diba, ang inyo pong isinusulong ayon pong pagpapagana sa Bataan Nuclear Power Plant. Baka naman sabihin po ng nakikinig, kaya mo sinisiraan yan kasi meron ka din sariling interest eh. Okay, ang interest ko sa nuclear power plant, number one, 100% pag-aari na ng taong bayan yan. Hindi yan isang pribadong pag-aari. So ang may karapatang kumita, yun sa mababang cost, kasi napakababa ng cost ng power na lalabas sa nuclear plant. Ang may karapatang kumita dyan, si Juan de la Cruz, kahit siya ang may-ari yan. And so magseset yan ng benchmark na matapang cost na kuryente ngayon. Yung sinabi mo sa start ng program mo na maraming charges, may VAT, may kung ano-anong charges, no? Most of those charges, ang pinagbabasihan yung base price. For example, VAT, 12%. Kung binagyan mo ng 12% ang 2 piso, mas maliit yung kaysa binagyan mo ng 12% ang 5 piso. Opo. So kung walang kuryente lalabas dyan, mas kung mababa ang charges, magiging mas mura ang kabuuan ng billing mo. So, kailangan talaga mapalitan yung paradigm, no, na dapat talaga maging mas mura yung base. Ngayon, ayon sa DOE, kailangan po natin magtayo ng additional 14,000 megawatts by 2030. Ang ibig sabihin po yan, isang kasing laki ng BNPP taon-taon for the next 18 years. Para mag-keep up lang dun sa supply natin. Ang tanong ko sa iyo, Ted, more of the same ba? So wala nang pag-aasang bumaba ang kuryente. O hahanap tayo ng bagong solusyon na magbibigay ng pag-asa na ang kuryente eventually bababa ang presyo. Okay, sir. Siguro mo sa... Apo. Ang tanong nga po ninyo, saan nga tayo kukuha ng sources? Will this be the conventional? O ito bang binabanggit na ito na renewable? O ito hong binabanggit nyo ho naman na nuclear? Okay, so siguro ating unang isang tabi itong nuclear po na inyo pong isinusulong na yan. Okay. Dito po tayo. Okay. So dito ho tayo ngayon sa Republic Act 9513. Ito po tayo, dito po tayo sa renewable energy. Kayo ho ba'y bumoto pa po sa batas na ito? Yes, oo. Okay. Kung ma-perfect na ang solar and wind, kalimutan na natin ang lahat. Mm-hmm. But sa nakikita ko, sa pag-aaral ko, hindi lang yung solar and wind ang generation ang problema. Ang problema niyang mga sources na yan, yung storage ng kuryente, which is isang technology na maybe 50 years from now, wala pa rin yan. So, baka nag-aantay tayo sa wala. In the meantime, ano po ang gagawin natin? Kasi may kasabihan po, the most expensive energy is no energy at all. Hindi naman pwede, wala tayong kuryente. So, titigil po lahat. Okay, so Congressman, ito ho, no, gusto ko na po itong tapusin, ika nga na pagtalakay po sa usapin na ito. Congressman, binasa ko po itong bahagi ng batasan ho. Dito sa chapter 7 na ito, sa general incentives. Ngayon, hindi ko maarok kung bakit
bakit po ito nakapasa? Na unang-una, meron ng gustong singilin sa atin na puhunan nila. Magtatayo sila ng planta. Yung puhunan basically po, manggagaling na po sa atin. At pagkatapos, meron pa silang number one, income tax holiday. 7 taon mga kaibigan, hindi magbabayad po ng buwis ito. At pagkatapos niyan, doon po sa kanilang kikitain, mga kapamilya, maniniwala ho ba kayo kung sa ating pong Philippines? At 2% po lamang ang makukuha natin. Dito po mga kapamilya, sa kikitain po ng mga kumpanyang ito, ano po, mawalang galang lang po, aba ay magiging, ito po kasi, kung for example, ito po, kung ito ay tubig, kung ito po ay geothermal, ito supposed to be ay pag-aari po ng Estado, dito po ang magiging share lamang ng gobyerno po ay 1. Ay lumalabas po na hindi daw dapat lumagpas sa 1.5%. Ito ibinigay po ng Kongreso ito ng mga benepisyo sa supposed to be mamumuhunan. Pagkatapos dyan, meron pa siyang ilang pahong duty-free importation. Yung mga gagamitin niya mga makinarya, wala po itong babayaran buwis for the first 10 years. So basically po, pati ho, maliban dyan, pati ho yung ilang pang mga, pati ho yung kanyang 0% value added tax. Meron pa ho siya ditong, corporate tax rate niya. O shall pay, ang kanya pong babayaran lang daw ho dito ay hindi ho 10% on its net taxable income as diff. Okay, pagkatapos dito, meron pa hong binabanggit, no, itong 1.5% na hindi lalagpas doon ang kanyang special realty tax rate sa kanyang equipment at machinery. Basically po, lahat ng benepisyo ibinigay na sa'yo para ka mamuhunan, tapos ang puhunan sa ating pare. Bakit nakapasa ito, Congressman? Alam mo, bunga yan ng paniniwala at ng public clamor noon na ang solar at wind at itong mga renewable ay magre-resulta pag naitayo ng murang kuryente, which is not true. No? So gusto natin na kung meron talagang iniwan kasi ang depekto ng lahat ng paggagawa ng batas sa Pilipinas ay yung IRR, yung Implementing Rules and Regulations, hindi ginagawa sa Kongreso, pinapaubaya sa mga ahensya. Ang thinking, ang wisdom noon is that mas eksperto sila. Pero hindi po ganun ang paggawa ng batas sa, for example, sa Amerika, na lahat ng implementing rules nandun na mismo sa batas, no? And ang problema natin dito, ang haba ng usapin sa floor. For example, yung Congress na one long minute, no? Na umaabot ng isang oras, eh sa Amerika, tignan mo yung debate nila, meron talagang minuto. Pag lumagpas, pwede mo i-trade sa ibang congressman o bigyan mo ako ng oras, nagsalita pa. E dito ang haba-haba ng debate. And so, walang matatapos masyado. So, yung mga detalya ng batas, e pinapaubaya na sa iba. And so, yung lumalabas ang mga defect in interpretation of intent of the law. Okay, sir. Sige po. So, binabanggit niyo, mali ang interpretasyon ng ERC. Alright. So, itong ERC naman ay maaari po itong mapigil sa pamagitan po ng court order kung sakasakali. Anong balak niyo dito? Kasi talaga po ako po bilang isang pangkaraniw mamamayan po ngayon, naniniwala na mukha yatang dihado na naman po dito, no, ang taong bayan. This is totally disadvantageous. Opo, sa estado po yan, sa taong bayan, dahil po talagang lumalabas dito, ito ay another example po ng paggisa sa ating sariling mantika na naman. Oo, na panukalang batas po, na naipasa po ng, ito ay ano pang 14th Congress, Congressman po, Wang po. Ay, hindi ka nakasali doon. Na opo, 12th Congressman, pinigil natin yung silang trans ko, ha. Si Joey Sacero humingi ng break sa debate, ha. Okay. Anyway, so Congressman, yun nga po, no, ano
anong balak niyo ho? Kasi kung ito ang balak ng ERC, anong balak gawin po ng inyong grupo? Wala akong magagawa kung hindi mag-ingay. No? Ang kailangan dito is public awareness. Kailangan malaman ng taong bayan na itong mga renewable energy in its present form, sa uri niya ngayon na stage of development, palugi ito. So, tayo naman hindi nag-cause ng global warming sa mundo. Wala tayong responsibilidad na kung i-develop talaga yung technology. Pabayaan natin ang mga mayayaman na bansa, i-develop yan, saka tayo pumasok. In the meantime, kailangan natin ng kuryente. Tulungan natin ang conventional energy. Kung ayaw nyo ng nuclear, kailangan ng conventional. For me, ang pinakamaganda, nuclear. No? Pero kung ayaw nyo nuclear, conventional kailangan. Hindi pwede walang kuryente. Oo naman. Pero meron kayong binamagit pong grupo nga ninyo na interesado daw kong mag-file ng ano. Ito, yung FES po, hindi ako member dyan. Mm-hmm. That is the Federation of for Economic Freedom. Mm-hmm. Or Foundation for Economic Freedom. Journalist po ang isang member dyan, Mr. Chicampo. Mm-hmm. Chiamco, na siyang nagsabi sa akin, they have a case prepared na unconstitutional ito itong batasan to. Interpret ng law. Okay. And then, ang problema, may deal. Mm-hmm. I think it was brokered by Senator Osmeña na pagbigyan itong itong renewable energy advocates. Mm-hmm. So, parang hindi nila muna itutuloy yung demanda nila sa Supreme Court. Ang problema ko dyan, pag matuloy po yan, it will set precedent. Paano mo ngayon hihindihan yung may gusto ka? Eh, nagawa mo na. Mm-hmm. So, dapat po yan matigil talaga yan. Opo, okay. At, sana ang attitude po ng gobyerno, hindi yung para maipakita lang na may ginagawa kahit palugi, gagawin. Opo. Maging totoo sa tao, no? Na itong mga sources, ulang pa sa technological development, palugi pa ito. Congressman, with all due respect, ano ho, pasintabi lang po. Ako po I beg to disagree doon sa inyong opinion na dahil hindi ho naman tayo malaking pollutant sa ating pong kalawakan, ano, sa ating kapaligiran, eh hindi na ho tayo magko-contribute dito. Hayaan na natin mga maulan na bansa. Ako, I beg to disagree. Ang sa akin po, kung tayo mga maliliit na bansa, ganyan ang katwiran, baka lalong... You know what I'm saying? So para po sa akin, let's do our own. I know what you're saying. Apo, let's do our small contribution. Let's give our small contribution. Pero doon sa punto ho, ng kung ito ho ay hindi pa perfectong technology, tama din po na wag muna tayo pumasok dito hanggat hindi po ito nakakasiguro na hindi ito talaga malulugi. Diba? Kasi ako, ang hirap ito, baka na naman po may mga nakatago ito na mga sovereign guarantee na yan pong aking pagsabuka sa programang ito, na baka na naman po dito may mga sovereign guarantee na kapag nalugi yung negosyante, tayong taong bayan ang magbabayad sa utang niya. That might be the problem. Yun na nga ang people, ang sovereign guarantee in effect. No? Kasi mm-hmm. yung guarantee 20 years of siguradong revenue, mm-hmm. over and above yung presyo ng kuryente, na may premium yan eh, may 5 piso, mm-hmm. 10 kilowatt hour. At yun ang sovereign guarantee doon. Mm-hmm. Eh, tapas na nga yan eh. No? Mm-hmm. Ngayon, kung sinabi mo yung sa pollution, ano, mm-hmm. Sa per capita consumption ng kuryente, 1/25 tayo ng South Korea, 1/10 tayo ng Malaysia, mm-hmm. 1/50 tayo ng USA. Uh-huh. So kahit na coal plants ang gawin natin, per capita wise, ang liit-liit na consumption natin sa carbon load ng mundo. Uh-huh. So sila, nakapag-angat naman ekonomiya, tayo, we deserve our chance mm-hmm. na ipaangat natin ang ating ekonomiya. Pero ang nuclear, walang emission na ganyan, hindi siya nagpo-pollute. Kaya maganda rin ang nuclear sa environment. Apo, apo. Sige po, kasi po sa nuclear naman, mahaba-haba namang debate yun. So, sabihin po ng, diba, ng mga, ng, unang-una, kung saan nakalagay yan, baka ma-Japan-Japan tayo dyan, alam nyo ho, yung mga pandemic, baka mabiyak yan bigla, o kaya baka magkalik yan, baka mag-Chernobyl, alam nyo, maraming hong, malawak po sa debate yun. Yes, dapat malaman po ng tagapakinig ngayon na ang Amerika mismo mm-hmm. na kung saan natin inangkin yung ating anti-nuclear sentiment, mm-hmm.